What's up mga idol? Bagong recruit ng Hinebra next season. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Dahil sa pagkatalo ng Hinebra sa TNT sa katatapos lang na Governor's Cup Finals, may mga balita na nagsasabing magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa lineup ng Hinebra. Alam naman nating lahat na umaasa lang sila lagi sa mga starting players nila. Kaya naman ang plano daw ng Hinebra sa ngayon, ay kumuha ng mga players na pwedeng maasahan off the bench, yung tipong kahit hindi ito kasama sa starting five, malaki pa rin ang ambag kapag pinasok na. Ito kasi ang problema ng Hinebra sa ngayon, sobrang malalim at mabigat nga ang starting five nila, pero kapag tumingin ka sa bench ay halos bangko na lang talaga lahat, at walang makukuhang contribution mula sa kanila. Sila yung mga tipo ng player na kapag pinasok ni coach team sa loob ng court, makakagawa lang sila ng 2 points, 1 rebound at 1 assist, minsan pa nga ay patakbo-takbo lang talaga sila at wala man lang na itatalang stats. Huwag din natin kakalimutan na All-Filipino Conference ang unang mangyayari next season, kaya mas lalong kailangan ng Hinebra ng contribution mula sa ibang players, lalo pat wala na si Justin Brownlee para sa kanila dahil hindi siya pwede dito. Kaya naman ayon sa mga source, balak daw ng Hinebra na kunin si Tyler Tio, para may isang player na maaasahan off the bench. Alam naman nating lahat kung gaano ka-shooter ang player na ito. Siguradong malaki rin ang magiging contribution niya, dahil sobrang kailangan na kailangan talaga ng Hinebra ng isang player na kayang-kaya umiskor sa labas, ito kasi ang missing link sa kanila kaya natalo sila sa TNT. May mga source na nagsasabi na nag-uusap na nga daw ang Hinebra at Phoenix tungkol sa mga players na kasama sa magiging trade na ito, hindi pa final. Pero malapit na daw talagang matuloy ang trade na ito. Kung ako naman ang tatanungin, sa tingin ko ay dapat talagang makakuha ang Hinebra ng isang shooter, at sa nakikita ko ay tama lang na kunin nila si Tyler Tio, dahil bata pa ito at malaki pa ang magiging improvement niya. Huwag nating kakalimutan na rookie pa lang ang player na ito, pero isa na talaga siya sa bumubuhat sa Phoenix sa mga nakalipas na conference, kaya naman kapag nakuha nila si Tio, siguradong mas lalakas pa ang lineup ng Barangay Hinebra. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, dapat nga ba siyang kunin ng Hinebra? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!